Tayo na mag-ingat sa pinakamalakas na giant warship ng Pilipinas na ipinadala mula Israel sa South China Sea. Sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na handa siyang magtalaga ng mga barkong militar sa South China Sea upang igiit ang pag-angkin ng bansa sa mga deposito ng langis sa isang pinagtatalunang bahagi ng daluyan ng tubig. Ang Pangulo ng Pilipinas na si Huayam Akap sa China mula nang maupo sa kapangyarihan, ay nahaharap sa lumalaking pambabatikos sa bansa dahil sa kanyang pag-aatubili na harapin ang Beijing sa mga aktibidad nito sa mga karagatang inaangkin ng Pilipinas. Tumindi ang tensyon noong nakaraang buwan matapos ma-detect ang daan-daang Chinese vessel sa Whitsun Reef sa Spratly Islands, na pinaglalaban ng ilang bansa, kabilang ang Pilipinas at China. Tinanggihan ng Beijing ang paulit-ulit na kahilingan ng Pilipinas na tawagan muli ang mga barko, na sinasabi ng Maynila na mga maritime militia vessel at sinasabi ng China na mga bangkang pangisda. Hindi ako gaanong interesado ngayon sa pangisda. I don't think there's enough fish really to quarrel about, sabi ng Pangulo ng Pilipinas noong Lunes. Ngunit kapag nagsimula na kaming magmina, kapag nagsimula kaming kumuha ng kung ano man ito sa bitukan ng dagat ng China, ang aming langis, pagkatapos ay sa oras na iyon, ipapadala ko ang aking mga kulay-abong barko doon upang magpahayag ng isang paghahabol, sabi niya, habang din binibigyang diin ang kanyang pagnanais na manatiling kaibigan, at ibahagi kung ano man ito. Nagsalita ang Pangulo ng Pilipinas isang araw matapos tanggihan ng nangungunang pamunuan ng militar ang chismis na ang isang social media group na kinasasangkutan ng mga miyembro ng sandatahang lakas ay humiling sa Pangulo na tuligsain ang China o hindi na nila siya susuportahan bilang kanilang commander-in-chief. Iginiit ng Beijing ang soberanya sa halos lahat ng daluyan ng tubig na pinaniniwala ang nagtataglay ng mayamang deposito ng mga likas na yaman. Tinanggihan ng isang tribunal na suportado ng UN ang mga claim nito. Binaliwala ng Beijing ang desisyon. Paulit-ulit na sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na ang hidwaan sa China ay magiging walang saysay, at noong Lunes ay nagbabala ng pagdugo kung susubukan ng Pilipinas na bawiin ang tubig. Ang panibagong tensyon sa rehiyon ay nakaalarma sa ilang bansa. Ang Estados Unidos, isang pangunahing kaalyado ng militar ng Pilipinas at ang dating kolonyal na pinuno nito, ay nagpaalala kamakailan sa China ng mga obligasyon nito sa kasunduan sa Maynila. Dumating ang pagtatalo habang ang Pilipinas ay tumatanggap ng milyon-milyong dosis ng COVID-19 jabs mula sa Sinovac ng China na marami sa kanila ang nag-donate. Ang mga jab ay nagpatibay sa mga pagsusumikap sa inoculation ng bansa habang hinihintay nito ang paghahatid ng mga bakuna mula sa Russia at kanluran.